Oo, kapag tayo mag-welding o tayo mag-helper sa welder, kailangan mayroon tayong salamin. Huwag natin ngayon na hindi tayo magsalamin dahil diyan nagkakaano yung mata natin, makamasira yung mata natin. Hindi natin kayanan pag tuwing kami lumuluha. Kailangan magsalamin tayo pag mag-welding tayo at nag-helper sa mga welder. Para iwas ano, iwas pamamaga ng ating mga mata. Dahil masakit pag namamaga yung mata, panailuha, masakit. Ayan. Lugtungan. Yung mga koragon na nagdudugtong kami ngayon ng beam. Pag nagdugtong kayo ng beam, kailangan kata nyo sa ano, sa ilalim ganyan, tsura. Tapos yung isa nakamahaba. Ayan. Ayan yung ano, yung dugtungan niya. Para pag self-pack, naka-weld dyan, naka-weld din dun, puro naka-weld siya. Nagkaklaman. Nagkaklaman sila. Ayan yung tsura niya. Tapos kailangan mapantay nyo yung ano, yung dulo na yun, pantay yan, kailangan nasa level siya para pag nilagay natin, nilatag flat yung ating ilagay na parlina. Para pantay yung ilatag natin si parlina. Tapos yan yung itsura niya, dugtungan niya yan. Kailangan ikat nyo yung ano, yung kabilaan siya, ikat mo. Tapos magtira kayo ng ba-vertical niya, itira nyo yan. Tapos dito, ikat nyo rin yung sa vertical niya. Yan, para sila pag sinalpak, sakto. Kailangan pantay. Kailangan huwag nyo kayaan ano, may mga ano tawag ito, itong mga ano yan, dahil yan yung magbabara dito sa ating ilalagay na tulad yan, tatanggalin nyo dapat yan pag kaabit. Tsaka importante, huwag nyong hawakan dahil baka mapaso lang kayo pag hinawakan nyo yan, masyadong mainit. Ang pangkat nyan ay ano, itong acetylene. Ayun yung acetylene natin, yun yung pinangkat nito. Kasi mahirapan yung, kaya naman ng ano, ng welding machine natin, pero hindi gaano ano, hindi gaano pulido yung pagkaano yan. Pagkakat, kailangan acetylene ang gamitin sa pangkat. Ayan, yeah, pare. Ano ka pa? Acetylene ka pa? Ayan. Yan ang itsura. Tapos bago nyo unahin nyo muna itong cutting, tapos pakakat nyo, sukatin nyo yung space nung ano, saka sukatin nyo rin yun para parehas yung ano, yung ano nya, yung awang dito sa ating dugtungan para magkatugma. Yan. Para di ganong malaki yung ano nya, yung space nya pang nilin, hindi kailangan mga ano lang, mga 5 mili, pwede na yun, basta tikit. Makarago na kakatingin na siya ng ating acetylene. Kailangan bago nyo ilapat din sa pangkating, titimplayin nyo muna yung gagawin na, yung gagamitin natin acetylene para mabilis mabutas. Kailangan kunti lang yung apoy niya, mas malakas yung hangin para pag bumiga ano, mabilis yung itat yung ating puputulin. Tulad ng mga kalaban. Pag nakita nyo yung bumaga na, saka nyo lang titigayin yung handle na hawak nyo. Hindi lang tinitiga. Pag napansin nyo yung bumaga na. Hmm.
napansin niyo yung hawak na anggol niya. Yun yung tumitiga niya. Para magkaroon ng hangin ng ano, yung ating baga o sikilin. Hindi naman basta-basta makakuragin yung magaling gawin dahil pulsuan din yan, kailangan napantay mo yung ginagawa. So, kagandaan nito dahil hindi tulad ng welding machine na ipang tabas natin na din mo na isunit kung ano yung laki ng ginabaanan niya. Ito nakikita mo. Kitang-kita sa ano. Kaya kaya namin pinag kaya namin kinakas yung mga kuragan doon ano medyo mahaba siya ng kunti doon sa ano para sumakto lang sa dugtungan magpo lang siya ito ano medyo mahaba siya. Kailangan iwasan yung baga kasi yun, sakit talaga yan. Mga kawalan, napansin yung baga bumubula-bula ka siya. Pwede ka magluto dyan ng ano, mais. Ano? Laki pa ng baga niya. So, yung na-welding kanina. Yung pinagdugtungan kanina. Dugtungan namin kayo ito. Ayan. Ito yung kanina na inaw natin. Kailangan may level ba tayo lagi para ano, makakita natin kung kantay yung ating ginagawa. Kasi pwede mo ito. Ito yung nilalagay sa aming ginagawa dyan. Yan, dyan natin nililayout yan. Meron na siya nakalayout ng mga tansi. Bali, dinudugtungan lang namin para bukas dyan nilagay. Dyan na sa ano na yan. Ito. Napansin nyo, ay beam yung nilagay namin. Dulo-dulo yan, dulo. Saka dito sa kabilang dulo rin. Tapos itong 5 o size na ay beam, gitna yan. Gitna. Kasi magtatarhis na kami mga ilang araw, tatarhisan na yan. Para magkaroon ng bubong dahil madalas umulan dito, hindi makapagtrabaho, hindi makapag-asintada yung aking mga kasamahan. Kaya di pa kami nakapagsimula dahil umulan nga. Ngayon pag nabubungan na yan, wala trasisan na, pwede natin magsimula kahit umulan man, makapag-bisa tayo ng gawa dahil magbubong. Kaya ngayon yung muna namin na ano, na ginagawa. Pagdugtong muna ng i-beam. Tingnan mo bukas, pag nandugtong natin ng i-beam, ipapas mo yung taas.
para may sabit na. Yung ano natin makura doon, yung natin gagawin na pagbubong natin, backpipe lang punta doon. Dahil ayun yung gutter niya. Kung nung nakarang vlog, nung nakarang video ko, pinakita ko sa inyo kung paano ginawa yung gutter. Yun yun. Yun yung dulo na yun. Kasi yung bubong natin, o ganun lang. Isang gawetsuan lang. Para tapos na kasi naka yan, ikabit na yung saklop na para tumapat. Ano pa rin? Ha? Kaya? Das.
Tara. Yung mga koragon, napansin nyo yung aming winilding I-beam. Napansin nyo yung winilding namin, naka ano, naka siya, full welding. Bali, ano, hindi siya spot-spot. Tuloy-tuloy yung pag-weld. Yung ginagamit namin na rod, ay sorry, rod pa. Ano? 6013 yung ginagamit namin na rod. Ito. 6013. Pang pull namin dito sa mga I-beam. Yun mga koragon, hanggang dyan lang muna ang aking ipakita sa inyo video dahil kakain na muna kami, gutom na, oras na naman para kumain, kaya mananghalian muna tayo mga koragon. Sa mapagpalang araw ulit sa inyo lahat, maraming maraming salamat sa mga nagsusupport sa akin. Sana huwag kayo magsawa, panoorin ang aking mga ginagawang video o tutorial. Pakisubscribe na rin para lagi kang update sa aking mga ginagawang video. Maraming maraming salamat, thank you.